Ako po si Sister Jeanette F. Inlayo, Carmelite Missionary, Tubong taga Antipolo. Lumaki po ako at nagkamulat dito sa dambana ng ating mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Bata pa po kami ay dinadala po kami dito sa simbahan, nagsisimba po kami ang kumpletong pamilya. At nakalakihan ko na rin po noon, naaalala ko yung aming pong lola, si Lola Betty, na nagsiserve din po siya dito as CWL. Ang ating pong mahal na ina para sa akin ay isang constant companion. Totoo po talagang ina na nakikilakbay sa akin. Lalo na po nung mag-discern po ako para sa aking vocation. Masasabi ko po na mahalaga po at malaki yung bahagi ng ating mahal na ina, lalong-lalo na po sa buhay naming pamilya. Kasi kahit ako po noong time na yon, nung nandito pa po ako bago po ako pumasok bilang Carmelite Missionary, nagsaserve din po ako dito sa simbahan bilang vocation coordinator at sumama din po ako sa Catholic Charismatic Group. Ganun din po yung aking kapatid na naging aktibo din po bago po siya maging OCD, si Sister Dulce at ang aming ina at saka ama. So, kahit masabi na ang aming pamilya ay naglilingkod sa simbahan, masasabi din po na hindi kami perpekto. So, nagkaroon din po ng problema yung aking mga magulang sa buhay nila bilang mag-asawa. Pero nakita ko po kung paano po yung aming Mami, na si Mami Bell, na talaga pong tinuruan po kaming magdasal, magrosaryo, para po sa conversion po ng aming tatay at syempre para din po sa conversion ng bawat miyembro ng pamilya. Nakita ko po na bago po mamatay ang aking ama, na talaga pong ang ating mahal na ina ay nakikilakbay sa kanya. Namatay po siya peacefully. At yung conversion po na ipinapanalangin namin ay tunay pong naramdaman namin mag-anak. Ako naman po, bilang vocation coordinator that time at aktibo dito sa parokya, nanalangin din po ako sa ating mahal na ina para ituro din po niya sa akin, katulad po ng aking kapatid na si Sister Dulce, na pumasok po sa Carmelos OCD, kung ano po ba yung kalooban ng Diyos. At naaalala ko, meron po akong isang panaginip na hindi ko rin makakalimutan na nagpakita sa akin ng mahal na ina sa isang panaginip. At kasama ko rin po doon yung aking kapatid na nagmadre. So, para po sa akin, nung mga panahon yun, hindi ko pa siya maintindihan kung bakit ganun. Pero nung tumugon na po kami, sabi ko, yun pala yung paraan ng mahal na ina para sabihin din sa akin yung tawag patungo sa ating Panginoon, no? Sa tawag ng pagmamadre. Hindi ko rin po makakalimutan, naka-attend po ako ng World Youth Day sa Rome noong 2000, kasama po ng ilang mga kabataan. At nagpapasalamat din po ako sa patnubay ng ating mahal na ina. May significant experience po ako noon na isa po sa mga kasamahan namin na nahiwalay sa amin. Kasi po yung mga bus po doon ay may oras. Kung anong oras po pwedeng sumakay ang mga tao. At napahiwalay po siya sa amin. So yung isa pong kabataan na yon, sa awa po naman ng Diyos ay nagkita rin kami. At yung kanya pong sabi sa akin, sabi ko sa kanya, buti hindi kayo nag-alala, no? At safe naman din kayo. Sabi niya, syempre, kasama ko, pinakita po niya yung litrato ng ating mahal na ina. Mahal na Birhen ng Antipolo. Isa pa pong hindi ko makakalimutan sa pagdi-discern ko po sa aking calling, nung ako po ay magsasabi na ng final yes, yun po yung perpetual vow, yung perpetual profession, ginawa po yun sa Iloilo. So doon po sa church, ang pangalan po ng simbahan ay Our Lady of Peace and Good Voyage. So sabi ko, talaga ang mahal na ina ay nakikilakbay po sa akin at sinasamahan ako upang mapalapit sa kanyang anak. Nung panahon po yon, during my perpetual profession, parang pag kinakasal, very busy, pagod. At nakaramdam ako nung time na yon na hindi po ako at peace. No? At ito po yung hiniling ko sa ating mahal na ina.
nung papalakad na po kami sa altar at during the procession, sabi ko, "Mahal na Birhen ng Antipolo, dinala mo ako dito. Dito ko rin sa dambana mo, although dito sa lapas ko sasabi ang final yes ko sa Diyos. Sana po bigyan niyo po sana ako ng kapayapaan ng yun po yung grasya na hinihiling ko ngayon." So during that time po, hindi ko rin maintindihan ano, at alam ko na yun po ay biyaya ng ating mahal na ina. Nakaramdam po ako nung unexplainable peace habang naglalakad po kami at habang nagpo-procession sa altar. So yun po yung masasabi kong grasya at biyaya po ng Diyos sa pamamagitan po ng ating mahal na ina. Marami pong mga nangyari sa pamilya at katulad nga po nung kapatid ko na nag-share din dito, si Sister Dulce, isa po talagang malaking dagok sa pamilya namin ay yung pagkawala po ng aking kapatid dahil po sa COVID. So, nagdasal po talaga kami for a miracle. Dalawa po kaming Carmelite. Pumasok po yung isa po, OCD. Ako po, Carmelite missionary. Ang nanay ko naman po ay OCDS. So sabi namin, siguro magiging malakas yung dasal, no? Kasi tatlo kami, parang the power of three. Siguro naman papagkaloob ng Diyos yung aming panalangin. Pero yun po, iba po talaga yung kalooban ng Diyos. Hindi po natin makomprehend. So noong mga time na yun, marami din po akong mga tanong at marami din po akong hinaing at pagtatampo sa Diyos. Pero ang nagbalik po ng aking pananampalataya ay yun din po ang ating mahal na ina. Dahil natatandaan ko po noon, during that time, meron pong rosary with Pope Francis. Pananalangin po para sa mga biktima po ng COVID, para po din sa healing na po naka-experience ng COVID, para din po matapos na ang pandemic na ito. At yun po, yun yung parang tinaas ulit kami ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina at sinasabing, just follow my son, continue to follow him, trust him, he is in control. So dahil po doon, nabalik po ulit. Tingnan niyo po, no, isa akong religious, pero dumating din po ako doon sa point na nag-doubt po ako, which is very normal. At yun po, dahil sa pamamagitan ng mahal na ina, binalik po niya ulit unti-unti yung pananampalataya ko sa ating Panginoong Hesukristo. So sa ngayon po, ako po isang Carmelite missionary. Naka-assign po ako sa isang school, sa Mater Carmelis School sa Novaliches. At hindi po natin alam, dahil nga po missionary ako, pwede rin po ako ma-assign sa iba't ibang lugar. At naniniwala po ako na ang mahal na ina po ay patuloy nagagabay din sa akin, sa aking paglalakbay. Hindi lamang po sa akin, kundi pati na rin po dun sa magiging kalakbay ko, no, na ipapadala ng Diyos. So sa ngayon ho, bakasyon ko. At nung nagbabakasyon, talagang umaakyat ako dito sa mahal na ina. Nagpapasalamat. At syempre, wala na po yung aking kapatid. Pero yun po yung pinapanalangin ko, ino-offer ko at ini-interest ko sa Diyos, na kahit kami pong dalawang magkapatid ay hindi po kasama ng aming nanay, naniniwala po kami at I'm very assured po doon sa paniniwala, in faith, na ang ating mahal na ina ay patuloy nagagabay po sa kanila without our presence. So, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na para din po ipadating sa ating mga kabataan at sa lahat ng mga naglalakbay na huwag tayong bibitiw sa ating mahal na ina dahil siya yung mamamagitan sa atin. Naalala ko po yung isang madre namin nung nagbigay siya ng talk during the retreat. Ang sinabi po niya, ang hindi magagaya ng demonyo ay ang kapayapaan. Ang ating pong mahal na ina, Our Lady of Peace and Good Voyage, ay tunay po na nakikilakbay sa atin at nagbibigay ng kapayapaan. So yun nga po yung sabi ko, marami na ngayon mga kabataan at marami sa atin na sobrang naapektuhan ng pandemic. Nakaka-experience tayo ng iba't ibang problema, financial man, maraming nawalan ng trabaho, at rampant din po yung mga mental health conditions. So sa panahong ito, nananalangin tayo, maraming nadidepress, no? Nananalangin tayo sa kapayapaan na ito na nagmumula lamang sa ating Panginoon.
So kahit kumapit lang tayo sa laylayan ng ating mahal na ina, naniniwala po ako na hindi po niya tayo pababayaan. So sa mga ating mga kalakbay dyan, patuloy tayo na manalangin at be assured ng ating mahal na ina ay lagi tayong sasamahan, lalo na sa mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya inaanyayahan ko rin pong lahat ng mga kabataan dyan, those who are discerning for God's will, yung single young ladies from senior high school until 35 years old, to check and follow us sa Carmelite Missionaries Vocation FB page. And meron din po kami every second Sunday of the month from 1 to 3 p.m. Meron po kaming Carmelite Missionaries Group Accompaniment Program. So makakasama niyo po dyan yung iba ding mga kabataan who are discerning for God's will. So pwede rin po kayong mag-coordinate through the vocation ministry ng ating parokya kung meron po kayong mga katanungan. Muli, ako si Sister Jeanette F. Inlayo, Carmelite Missionary, taga Antipolo, deboto ng Birhen ng Antipolo, at itong aking kwentong Antipolo Pilgrimage. Ikaw, ano ang kwento mo?